Hello, Michelin, shout out. Good morning, everyone. Happy Thursday, everyone. Ayan, bago ko mag-umpisa sa aking trabaho, kumuna po yung magkape. Grabe yung mga itim-itim ko dito. Na ginaganon ko. Ayan. Ngingitin tuloy. Nag-happy siya. Tapos, itim. Ayan. So, bago yan, bago po tayo mag-umpisa, punta po tayo sa aking intro in 5, 4, 3, 2, 1. God bless everyone. I remember the days, always at the same place, the same people every day. I will never forget this black ochre. I'm back! Here I am. Thank you, Jesus, for this wonderful morning, Panginoon. And Lord, thank you for sa aking kakainin, na pagkain, at rin ang pagbibigay ng extra kalakasan. And Lord, salamat sa lahat ng iyong kabutihan. Salamat sa araw na ito, Panginoon, na inyo po kami kalooban niyo po ako ng buhay. And God, doing just everything to today. In Jesus' name, I pray. Amen. Ayan, guys. Kapi tayo. Bago kong mag-isa, meron akong pandisa ay Spanish bread at saka Pinoy bread ang tawag. So, ayan. Kain tayo, guys. At meron akong kape. 3-in-1 pa rin siya. Kape. Kain mo na. Mabilis ang kain na naman. Mabilis ang kain. Ayan. Kain tayo. Sarap. Spanish bread at saka 3-in-1 coffee. Awal. Ito rin siya, masarap. Kumusta po ang lahat? Kumusta po kayong lahat? Bibis na ngayon. Malapit na ang weekend. Magpahinga na, makapagpahinga na naman. Nakatulog na mahaba-haba. Viva Barcelona! Tao, nakaamo ko. Kumain ako. Lumabas. May lumabas. Dito, makapagkape lang kasama mga kaibigan. Ang sarap-sarap na tapakalamdam. Ano yung parang banding ba? Masaya kaya. Ano yung natutuwa ko sa ganun na. Kaya't ganun man lang na
kakwentuhan, kapihan. Masaya na na may kakwentuhan. Lalo pa sa sitwasyon na ganito. Kaya, parang kalma yung isip ko. Uwi na ba ako? Hindi pa. Pero yun nga, yung plano ko pag wala na akong problema dito. Pag na ayos yung financial ko, uwi na ako talaga ng Pilipinas. Parang gusto ko na umuwi. Kasi doon, kasi yun nga. Tapos naman, isa lang naman na ang paaralin ko, yung aking bunso. Business-business na lang sa akin, pang-taunti. Kaya, parang, may pagkukuhanan ng pang-araw-araw. Sabi ka sa probinsya naman kung masipag ka, hindi ka magugutom. Lalo sa amin, palayan. Dati na, galing ako abroad, nag-ano ako. Yung, kasi may mga, may ano kami, mga tauhan. Hingga, yung tinatawag sa amin na buluhot, uliglig ba yun, ewan ko ano yung tawag doon. Yung, maraming tao mag-gagatas, tapos nasa isang grupo sila. Meron kaming parang malaking ano, treasure na doon ilalagay yung mga palay, tapos lalabas yung nagsisiparate na yung ipa tsaka yung malinis na napalay. Tapos, pa ba yun? Ano yung pinagsasabi ko? Hindi ko kasi alam sa Tagalog, ano yun. Kaya, yun, tapos ang ginagawa ko, pupuntahan ko sila doon, magagapas doon sa palayan. Dadala ko ng bibingka o kaya juice o kaya yeah, juice o kaya cola, ganyan. Tapos, kaya ice cream, hindi buko ice cream, buko ice cream, parang ganun. Ay, buko ice cream, yung basta yung popsicle na buko. Popsicle na buko. Na parang ice cream siya pero nakalagay. Ano, basta yun na yun. Ang gulo ko. Tapos, dadalhin ko dun sa palayan. Tapos, papapalitan ko ng palay. Tapos, sabi pa nga nung iba, umuwi lang daw ng galing daw ako abroad, tapos nagaganon. Kasi sa amin, ang tawag nun is bagat. Sabi saya, bagat. Namagat ko. Namagat niya. Na ayun. Gichismis ko. Tinichismis ako na galing daw abroad. Or ganon. Iba naman, nasabi, huwag ka masyadong magpayaman. Alam yung ganon na. Nagsisipag lang naman yung tao dahil porkit galing kang abroad, hindi ka na pwedeng may pera ka or marami kang pera, hindi ka maubusan, di ba? Kasi pag-uwi mo ng Pilipinas, buti kung merong income na, meron tayong business na, excuse me, nag-i-income araw-araw, di ba? Wala naman yung, may pera ako nun. Pinapahiram ko sa mga tatapos, alam mo may tubo, pero hindi ko type kasi yung ganun. Yung arawan, yung kumukuha ng pera, tapos araw-araw, babalik yung tubo. Parang ganun. Hininto ko kasi parang hindi maganda, na pangit. Kaya, mas yung asawa ko din noon, nag-ano siya yung mga kumukuha ng pera sa amin, tapos ang kapalit nun is palay. Na ilang kilo, ganyan. Marami din hindi nagbayad. Nahihiya na mamanayan yung asawa ko. Kaya sabi ko, itigil mo na. Hihiya ka pala maningin.
Tapos ano na yung ginagawa namin, tapos meron kami fish pan na ano lang, pangkain lang. Tilapia na giant tilapia. Ang lalaki, grabe. Nakakatuwa. So, may manok kami. Meron kaming kambing noon. Meron kaming mga bibi na nanginitlog. Alam mo, ganun. Sa atin ko magsipag ganun talaga. Tapos, ang hilig-hilig ko magtanim ng gulay. Sa paligid namin, palibot namin. Kasi nga, yung bahay namin, hindi man malaki yung bahay namin, maliit lang. Pero, ano, may bakod. Binakura namin. Pero ano lang yung kawayan. Ay, doon sa baba. Doon ako nagtatanim. Pwede na ako gagawa ng ano, bahay ng ano, yung string beans. Yung bayan, sitaw. Ay, yung bakod ko, puro sitaw. Palibot. Tapos, mahilig ako magtanim ng mga prutas. Kaya yung mga natatanim ko noon, nakakain na namin yung mga, yung asawa ko nang mahilig magtanim ng kahoy. Yung bahay nga namin ngayon, yung mga kahoy na ginamit namin dyan is tanim ng asawa ko. Yung iba. Tapos yung mga, nung bago lang kami, yung niyog, mga ilang puno lang ng niyog. Grabe, nagagamit namin. Hilig-hilig namin maggawa ng bukusalan. Yan, dyan lang kami kumukuha sa niyog namin na ilang pirasong puno lang. Ano mo yun? Mas yung kakao. Ayan, meron kami lemon tree. Dati kasi, ano, namumunga na yun, ang liliit pa. Mga maliliit pa ang ano. Tapos, naaalis pagka, kasi doon sa likod namin na ano, tumutubo. Napuputol ng asawa ko, hindi niya alam. Kaya ngayon, meron na kaming lemon tree malaki na maraming prutas. Tapos yung ibang kahoy na gaya ng santol. Kasi ang laki na ng santol, ang lapit-lapit sa bahay namin. Hindi ba sa atin may mga bagyo? Kaya ang umuwi ako, kaya puputol ko kasi nakakatakot. Baka mamaya pupunta doon eh, tapos may mangga. Yun, yung mangga naman okay lang kasi matibay naman ang mangga. Yun kasi yung santol, ano na siya, medyo malambot yung kahoy lupa doon dahil malapit sa palaya, doon sa palayan. Kaya yun, grabe. Ang dami ko na mga makupa, yung, basta ang dami namin ano, yung alam mo yung mga bayabas kahit ang liliit lang tapos pag nahinog ang tamis, hindi ko talaga pinapuputol malapit. Kasi, alam mo, pagka yung tatanghali, pagka namumunga na yung mga prutas, alam mo, yung sarap. Doon ka lang mamimitas. Tapos mga kalamansi, basta mga, ang hilig-hilig kong magtanim talaga. Sin. Pero yun nga, ano, siyempre, kaya nakakami sa probinsya, puro akong gulay, ang hilig kong magtanim ng gulay. Ang hilig-hilig ko. Kaya, namimiss ko talaga. Kaya, pagka okay na yung sitwasyon ko, uwi talaga ako ng Pilipinas. So, yan lang guys. Lang yung kwento ko na gusto ko lang may pagkwentuhan sa inyo sa Webes ng umaga bago ko magtrabaho. May the Lord bless you all and God bless us all. I love you guys and thank you so much sa pagpanood. God bless. I love you. Bye!